Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos ang suporta ng pamahalaan sa pagpapalago ng technology at innovation industries. Sa kaniyang talumpati na binasa sa pagbubukas ng isang electronics convention, ibinida nito ang libo-libong estudyante na nag-aaral ng kursong IT at sciences. Ang mga detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Rose Babiera. Mananatiling nakasuporta ang pamahalaan sa pagpapalago ng technology and innovation industries sa bansa upang mapabuti ang kalidad ng buhay at trabaho ng mga manggagawang Pilipino. Ito ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati na binasa ni Department of Information and Communications Technology, DICT Secretary Ivan John Uy, sa pagbubukas ng World Consumer Electronics Expo at World of Safety and Security Expo sa Pasay City. Ang pagtitipon na ito ayon sa Pangulo ay layong palakasin ang antas ng teknolohiya sa bansa at gawin itong mas competitive at dynamic para tuluyang makatungtong sa pandaigdigang pamantayan. Ani ang 170,000 na mag-aaral na nagtatapos sa kursong IT at Sciences taon-taon ay sapat na upang masiguro na may supply ng mga profesional at manggagawa na magsusulong ng pag-unlad na ito. At trabaho naman ng gobyerno aniya na bigyan sila ng kanais-nais na working environment. Dagdag pa niya, patuloy ang suporta ng pamahalaan sa paghatid ng mga oportunidad upang mapaunlad ng mga ito ang kanilang mga talento at kasanayan. Ibinida rin ng Pangulo ang mga institusyon na nakibahagi sa Engineering Research and Development for Technology Program ng pamahalaan na maglulunsad ng mas pinaigting na research program alinsunod sa National Science and Technology Plan at Philippine Development Plan. Gayon din ang plano sa pagtanggap ng mga electronic companies na nais mamuhunan at palawakin ang kanilang presensya sa bansa. Lahat ng ito ayon kay PBBM ay layong pataasin ang antas ng produksyon ng mga manggagawang Pilipino at itaguyod ang kaligtasan at seguridad ng ating bansa. Para sa MBCTV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nagkasundo naman ang Department of Education o DepEd at Private Sector Advisory Council sa planong palakasin ng work immersion ng senior high school students. Ayon kay PBBM, makatutulong ito para hubugin ang kanilang employability sa corporate world. Ang mga detalye sa report ni Let Narciso. Positibo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tataas na ang employability o tsansa sa pagkakaroon ng trabaho ng mga senior high school. Kasunod ito ng nilagdaang kasunduan ng Department of Education at Private Sector Advisory Council Jobs Committee para sa pinalakas na work immersion program sa mga estudyante ng senior high school. Sa senaryohang Memorandum of Agreement sa Malacanang, isusulong ang enhanced work immersion experience sa mga mag-aaral, curriculum alignment para sa mas mahabang oras sa pag-aaral ng skills na angkop sa kasalukuyang industry standards, teachers training para sa epektibong paggabay sa mga estudyante at jobs fair at opportunity matching sa buong bansa. Layon itong pagdugtungin ng theoretical education at practical industry experience para mas maging kaaya-aya ang mga estudyante sa potential employers. Kabilang sa makikisa sa immersion program, ang Semiconductors at Electronic Industries, ITBPO, Philippine Chamber of Commerce, Employers Confederation, Go Negosyo at maging ang SM Group.
10 paaralan naman kabilang ang isang alternative learning system school ang lalahok sa pilot program at maaari silang pumili ng focus areas tulad ng IT BPM, tourism and hospitality, agriculture and entrepreneurship, at manufacturing. Para sa MBC TV Network News, si Letner Siso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patuloy naman sa pagbibigay ng ayuda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhan ng oil spill sa Bataan. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Tuloy ang pagbibigay tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga lokal na pamahalaan sa Bataan at Cavite na naapektuhan ng oil spill. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, simula pa lang ng pananalasa ng oil spill ay iniutos na ni Secretary Rex Gatchalian ang pamamahagi ng relief goods sa mga apektadong LGU. Sa kanilang ulat na ipamahagi na ang mahigit 10,000 family food packs na ni-request ng mga lokal na pamahalaan ng Limay at Mariveles, Bataan. Samantala, nasa 25,000 family food packs na rin daw ang naipadala na sa provincial government ng Cavite na siya rin inabot ng tumagas na langis. Maliban naman sa pagkain, inaasikaso na rin daw ng DSWD ang pagbibigay ng iba pang uri ng tulong gaya ng first aid, emergency cash transfer, cash for work program at AICS o assistance to individuals in crisis situation. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lumago sa 6.3% ang ekonomiya ng Pilipinas nitong ikalawang bahagi ng 2024 mula sa 5.8% noong nakalipas na pag-aaral. Ayon sa isang national statistician, malaki ang iniambag dito ng construction, motor vehicle repairs at insurance industries. Ang mga detalye sa balitang yan, alamin sa report ni Nicole Lopez Boyawan. Lumago ang ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng taon. Ayon kay national statistician Dennis Mapa, bumilis pa sa 6.3% ang gross domestic product o ang halaga ng mga produkto at serbisyo sa bansa mula Abril hanggang Hunyo. Mas mabilis ang datos na ito kumpara sa 5.8% na paglago ng ekonomiya ng bansa sa unang quarter ng 2024 at siyang pinakamabilis na paglago ng ekonomiya mula sa ikatlong quarter ng 2023. Pasok ito sa target na GDP growth ng Administrasyong Marcos na nasa pagitan ng 6-7% ngayong taon, habang sa pagitan ng 6.5%-7.5% naman ang target sa 2025. Tinukoy ng PSA ang construction, wholesale at retail trade, repair ng motor vehicles at financial and insurance activities na siyang may pinakamalaking ambag sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Habang ang agrikultura, forestry at fishing sector ay nakapagtala ng year-on-year na pagbagal sa paglago sa datos na 2.3%. Ito si Nicole Lopez para sa MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naniniwala ang trabaho party list na dapat pa rin isulong ang dagdag benepisyo ng mga manggagawa sa kabilaya ng naitalang all-time low unemployment rates sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Ang mga detalye sa report ni Edniel Parosa. Pinuri ng trabaho party list ng kasalukuyang economic policy ng Marcos Administration ngayong nakamit muli nito ang mga kasaysayang all-time low na unemployment rate ng Pilipinas na pagtagumpayan paumano lalo ng pamahalaan ang direksyon nito sa ekonomiya matapos makamit ang ikalawang pinakamataas na gross domestic product growth o paglago ng ekonomiya sa buong mundo. Ayon kay Attorney Filemon Javier, tagapagsalita ng trabaho party list, di maitatanggi kung gaano kahirap ang mga minanang pandaigdigang hamon ng gobyerno kaya't malinaw na tama ang tinatahak nitong polisiya. Ikinatuwa ng grupo ang 96.9% employment rate base sa ulat ng Philippine Statistics Authority, bagay na nakahanay umano sa mga plataforma nilang pagpapalakas ng kalidad ng trabaho, disenteng sahod at maayos na non-wage benefits. Iginiit din ni Attorney Javier ang kahalagahan ng Build Better More Infrastructure Program ng Marcos Admin matapos i-report ng PSA na nagkaroon ng tinatawag na construction boom. Ayon sa ahensya, nakapagtala ito ng pinakamataas na increase ng 16.1% sa gross fixed capital formation sa industriya ng konstruksyon noong ikalawang quarter ng taon. Kinilala rin ang trabaho party list na tagumpay ng administrasyon matapos itong makapagdagdag ng halos 1 milyong trabaho sa bansa. Kumpara noong nakarang taon, partikular sa sektor ng konstruksyon,
Dahil dito, iginiyap ni Atty. Javier na dapat pa rin tutukan ng pagkontrol ng inflation at pagpapaganda ng kalidad ng trabaho na kabilang sa mga most urgent national concerns ng mamamayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong national scientist ang dalawang eksperto sa larangan ng genetics, nematology at plant pathology dahil sa kanilang naging ambag sa larangan. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Dalawang eksperto ang hinirang ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang national scientist dahil sa kanilang mga nakamit na tagumpay at naging ambag sa larangan ng genetics, nematology at plant pathology. Ang deklarasyon ay batay sa Proclamation No. 642 at 643 ng Pangulo na nagdedeklara kina Carmen Sita David Padilla at Romulo Gelbolingo Davide bilang national scientist. Si Padilla ay kinilala dahil sa kaniyang kontribusyon sa larangan ng genetics na naging daan para maisabatas ang Republic Act No. 9288 o ang Newborn Screening Act of 2004 at Republic Act No. 10747 o ang Rare Disease Act of the Philippines. Layunin ng nasabing mga batas na mapigilan ang pagkakaroon ng diferensya sa pag-iisip at pagkamatay mula sa mga sakit pagkasilang. Samantala, kinilala naman si Davide sa kaniyang nagawa sa larangan ng nematology at plant pathology na nagresulta sa paglikha ng biological control agent laban sa nematodes na ginagamit bilang alternatibong kemikal ng mga magsasaka. Nairehistro ito bilang biocat na manufactured sa Germany at ibinenta sa Europe, Amerika at iba pang mga bansa. Itinuturing din siyang father of plant nematology at nakatanggap ng Ramon Magsaysay Awards noong 2012 dahil sa kanyang paggamit sa agham na nakatulong sa mga magsasaka. Nag-uwi ng gintong medalya ang isang Bangsamoro student mula sa katatapos lang na First International Nuclear Science Olympiad o INSO na ginanap sa New Clark City, Pampanga. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Isang Moro Senior High School student din ang nakasungkit ng ginto sa kauna-unahang International Nuclear Science Olympiad o INSO. Tubong Marawi City ang estudyanteng si Muhammad Nur Iman Kasib na kasalukuyang nag-aaral sa Philippine Science High School, Central Mindanao bilang incoming grade 12 student. Hinilang si Iman bilang nuclear ambassador matapos makakuha ng pinakamataas na puntos laban sa 55 contender na nagmula sa 14 na bansa na sumali sa kompetisyon. Nakuha rin ito ang highest points sa theoretical exam at pinakamataas sa overall scores. Tulad ng pagkapanalo ni Pinoy gymnast Carlos Yulo, ito na rin ang ikalawang ginto ni Iman, kasunod ng gintong nasungkit niya rin sa nagdaang 36th International Math Olympiad na ginanap sa UP Diliman. Siya ang kaisa-isang Mindanaon sa 5-member team na kakatawan sa Pilipinas sa 17th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics sa August 17 to 26. Maliban kay Iman, nakakuha rin ng gintong medalya si Neil Kyle Olaver Maniquis mula sa Manila Science High School, habang silver medalist naman si Jeremiah Auza mula UB Victoriano D. Tirol Advanced Learning Center. Ang INSO ay isang taunang international science competition para sa mga secondary high school students sa buong Asia-Pacific region na layong mas ipakilala palalo ang pag-unawa sa Nuclear Science and Technology o NST. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Sabi nga nila, ang sports walang pinipiling edad. Yan ang pinatunayan ng 14-year-old Olympic gold medalist na ito mula Australia. Matapos kasing manguna sa Women's Skateboarding Park Final, gumagawa ng kasaysayan ng atletang si Arisa bilang pinakamatang medalist sa Paris Olympics. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Millie Borja. Meet Arisa True, ang kinilalang pinakabatang atleta na nagwagi ng medalya sa katatapos lang na 2024 Paris Olympics. Sa edad kasi na 14 years old, ang atletang pambato ng Australia na sungkit ang gintong medalya sa Women's Skateboarding Park Final. Ayon sa ex-account ng Olympic Games, sinabi nitong si True ang pinakabatang medalist sa Paris Games. Kasama niya sa listahan ng kapwa teen athlete mula USA, ang 16-year-old na si Hesley Rivera na siyang nanalo rin ng gold sa women's gymnastics.
Pero hindi na rin bago kay Chu ang gumawa ng kasaysayan dahil noong May, siya ang kauna-unahang babaeng naglanting ng 900. Ang skateboard trick kung saan may 2.5 rotations sa ere. Taong 2023 din, siya naman ang kauna-unahang babaeng nakagawa ng 720 sa edad na 13. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. Michelle Gumabaw, engaged na sa basketball coach na si Aldo Panlilio. At SB19 at Glock9, inilabas na ang kanilang collab song, Nakalakal. Ang iba pang detalya sa mundo ng showbiz, ihatid ng ating showbiz angel. Matapos ang 8 taong relasyon, engaged na ang volleyball star at form beauty queen na si Michelle Gumabaw sa basketball coach na si Aldo Panlilio. Sa Instagram, inanunsyo ng Creamline Cool Smashers player ang naturing good news, kalaki pang ilang sweet pictures nila ng kanyang soon-to-be husband flexing her engagement ring. Sinundan pa ito ng isang post habang kumakain ng Japanese food at may caption na My Forever Date. Agad naman mo sa mga komento ng pagbati para sa newlywed couple mula kina Catriona Gray, mga kapwa nito volleyball player na sina Denden Lazaro, Tots Carlos, at syempre sa kapatid nitong aktor na si Marco Gumabaw. Kung matatandaan, nasungkit ni Michelle ang second runner-up title sa Miss Universe Philippines 2020 pageant. Habang ang kanya namang fiancé ay kasalukuyang strength and conditioning coach ng PBA San Miguel Beerman. Samantala sa iba pang balita. Inilabas na ng P-Pop Kings SB19 ang kanilang collab song with OPM rap icon Glock9. Tulad ng isang pinagbigyang hiling, makikita na lamang ang iyong sarili na sumasang-ayong umiilahin. Iyan ang kanta na pinamagatang Kalakal, pag-asa ni pwersa ng modern pop at hip-hop. Ayon sa Gento Hitmakers, nag-ugat ang collaboration na ito matapos ang special appearance ng rapper sa finale ng kanilang pagdatag world tour noong Mayo. Hands-on daw talaga ang 5 miyembro mula sa pagbuo ng kanilang parts and verses kasama ang OPM rap icon. Mula sa salitang Kalakal na itinuturing bilang isa sa mga pinakamatagal ng konsepto ng palitan ng produkto sa Pilipinas, na isa man daw iparating ng mahalima sa kantang ito ang journey ng mga musicians selling pieces of themselves sa pamamagitan ng musika. Hanga naman daw si Glock9 sa willingness ni Pablo, Stel, Josh, Justin at Ken na matuto at mag-explore. Kaya naman, if given a chance, ay gusto niya muling makolab ang mahalima. Para sa DZRH TV, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang Pampa Feel Better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment niyo yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.